Magandang araw! Tutor Feliza po, at your service. Layunin na kagawaran ng edukasyon na maihatid ang kalidad na pagtuturo kahit tayo ay nasa ating mga tahanan. Kaya naman, sa pangunguna ng DepEd Educational Technology Unit under Information and Communication Technology Services ay makakasama ninyong muli ang mga Itulay Online Tutors mula sa EPP Elementary Department. Tutor John at Tutor Ken para sa EPP 4. Tutor Alfred at Tutor Ronald para sa EPP 5. Tutor Mylene at Tutor Nathan para sa TLE 6. Kami ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at magamit ang mga kaalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay kahit na tayo ay nasa ating mga tahanan. Kaya naman, huwag kalilimutan tuwing araw ng Biyernes, oras na ng EPP! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Magandang umaga, madayaw mula sa Davao City. Ako si Tutor Nathan. At ako si Tutor Mai. At kami ang gagabay sa inyong paglalakbay. At pagkatuto dito sa... sa TLE 6. Magandang araw, Tutor Nathan. Magandang umaga, Tutor Mai. So, babati muna tayo. Unang-unang nag-comment dito si Lionel Eliezar Molina mula sa San Roque District. Good morning! Wow! Sabi niya, good morning! Watching from San Roque. Ah, from... okay, grade 6. Ayan. At saka, napapabati din si Eza Hamia. Watching from Bonga, Menor Elementary School. Para malayo yata ito. Oo nga. At meron po, meron pa sa South Cotabato. Si Miraflor. At ang aking anak. Ang aking baby girl na gumagamit ng aking Facebook account, si Sainia Denise. Good morning, Chay. At of course, ang aking estudyante, Samantha. Good morning, Bebe. Hi, Samantha. At si Marza. Ang ating outstanding EPP tutor, EPP TLE, si Ma'am Erza. Good morning, Ma'am Erza. Wow. So, good morning po. Bago ang lahat, no, Tutor Mai, nais namin ipaalala sa inyo, mga bata, na live tayong napapanood ngayon sa DepEd Itulay official FB page at sa ating DepEd Itulay YouTube channel. Paki-share and like naman po para mas marami pa ang makakapanood ng episode natin ngayong umaga. Alright, sige. So, ano nga yung tatalakayin natin this morning, Tutor Mai? Ngayon, ang tatalakayin natin, nandito na tayo ngayon sa week 5 ng ating quarter 1. Our topic for today is about ICT and entrepreneurship, gathering and organizing information using ICT together with Tutor Mai and Tutor Nathan. Ayan. Okay. At saka sa reference natin, ang ginagamit natin ngayong module ay nagmumula sa SDO ng Iloilo na isinulat ni ni Charles Hernandez at saka ng iba pang mga manunula. Yeah. Ayan. So, ang objectives natin, Tutor Mai, ay... so, ang ating layunin sa ating aralin na ito, at the end of our tutorial, you will be able to... one, okay, create an online survey form. So, gagawa kayo ng online survey form. And of course, process online survey data and... there.
explain the importance of online survey. Yan ang mga matututunan nyo. At ano yung gagawin nila na yung umaga, Tutor Mai? Oo, alam kong excited na kayo. Ihanda na ang inyong mga cellphone at pagta-type. Bilisan ang pagta-type. Dahil, what are you going to do is you're just going to choose the letter of the correct answer. So, you're going to type in our comment section your the letter of your correct answer. So, let's start, ayan. Tutor Nathan. Okay, ready na ata sila. Yes, ready na. Number one. Okay, number one. An online survey is a tool or a computer application that can be used to blank. A. Gather data over the internet. B. Gather data. C. Gather data about education. And D. Gather data using paper and pen. So, type your answer. Lagyan yun ng one. Lagyan nila ng number one, Tutor Nathan, para hindi tayo maligo. Oo, lagyan nila. Mm-hmm. Para malaman natin. Ayan, may sumagot na, Tutor Mai. Yung sagot ni Kyle, letter A daw, gather data over the internet. Oh. Ang sagot din ni Chai, ng anak ko, letter A. Okay, wow, sige na, what's the correct nila answer? May sumagot, may sumagot na letter C, Tutor Mai. Sige nga, tingnan natin. Okay, yung tamang sagot ay letter A. Gather data over the internet. Tama, okay, si Jean, si Kyle, sino pa to? Lee Courtney, si Lee Courtney. Yan, number two. Which, okay, write the number ha. Number two, which of the following is the advantage of an online survey? A. Some participate on the survey even if they don't have internet connection. B. The results are available immediately for analysis. C. Needs no interviewer to clarify the response. And D. Online survey could be deleted or ignored. Ano kayong tamang sagot, Tutor Nathan? Ang tamang sagot ay Letter B. Okay. Yeah. Tingnan natin ngayon. Or, ayan, tama yung sagot ni Gian. Gian? Yan. Si Carl, tama din. O, oh, diba? May sumagot ng AB. Ano yun? Yun, sige. May tumasumagot ng C. Number three. All are disadvantages of online survey except one. Okay, so lahat disadvantages except one. A. The distribution is quick and response time is faster. B. The respondents of these methods are only those who have internet access. C. Respondents may not feel encouraged to provide accurate answers. And letter D. The respondents has nobody to ask for explanation. So lahat dyan advantages, disadvantages except one. Except ano kaya ang tamang sagot? Hintay tayo. Okay, okay, unang sa si Kyle. Ang bilis ni Kyle, no? Napapansin ko si Kyle, ang bilis mag-type, no? Sabi niya, number 3, letter C daw yung sagot. Si Iza si din. Si Iza naman, letter C din. Si Gian, sabi niya, A. Ano kayong tamang sagot, Tutor Nathan? Tingnan na natin. Okay, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Sino the distribution na ako kung tama sa si Jian? The response time is faster. Sino ba nakatama? Yes. Si Jian. Ayan. Okay, diba? Let's proceed to number 4. Dahil okay, alam ko mahaba-habang talakayan pa ito. Okay, for number 4. What is an online survey form? A. It is a survey form tool. B. It is a questionnaire that you can use to gather data over the internet. Letter C. It is a survey form tool used for your personal profile. And letter D, it is a document that will be used as a data for research. So, what is your answer? Okay, pakitype ang answer. Bago ang lahat, no, may napapabati from SDO Cagayan. Si Conchita Belen. Hello, magandang umaga. Yeah. Good morning po. Okay, pakitype ang sagot ng letter N. Ano yan, Kyle? Letter N. Wala nang si choice na letter N. Okay. Siguro, ayan. Sabi ni Silent Harry, letter B. Ano kaya tamang sagot? Zachary, letter B. Tingnan natin, ano yung tamang sagot, Tutor Mai? Ang tamang sagot ay letter B. Ayan. It's a questionnaire you can use to gather data over the internet. Ayan. At ang panghuli ay, you can make an online survey or poll or collect other information using blank. A. Google Form.
Ayan, letter B. Mm-hmm. B, Yahoo. May Yahoo pa ba? Alam ko Yahoo Biscuit. C, Bing. D, Firefox. So you can make an online yung survey. Yahoo, yes. Yung Yahoo, ano siya, yung known siya before, di ba? Well, yes. Way back 2000. Way back. Mga early 20s. Yung bago pumasok si Google, 2001. Si Gmail. Mm-mm. O 2000. Yung pagamit ko dati, oo. You can make an online survey or poll or collect other information using blank A, Google Form, B, Yahoo, C, Bing, D, Firefox. So, what is your answer? May sumagot ng A, may sumagot ng B. Ano yan, kaya? Tingnan natin. Okay, so, silip na? Oo, okay, bago natin i-check. Nagpapa-shout out nga pala si Iza, no? So, from Phil Rosario at Rosario. From Bulacan, oo. From Bulacan. Okay, ang tamang sagot ay... Hi. Letter A. Ang daming nakakuha ng tamang sagot ng survey, di ba? Actually, maliban sa Google Form, meron pang ibang mga online form. Maybe yan ang i-discuss. Oo, i-discuss ni Tutor Nathan. So, mga bata, makinig na kay Tutor Nathan at ako ay may gagawin muna. Paalam! Sige, Tutor Nay, paalam! Balik ka mamaya. Okay. Sige, for what's in? Tingnan natin ha, what is an internet survey or online survey? Siguro naman mga bata noon, nakarinig na kayo about internet survey or online survey. Yun bang kinukuha natin yung mga information na nagmumula sa mga tao na nais nating kunan ng mga data, no? O yung mga infos. So, an internet survey is a questionnaire hosted on a website. So, ginagamit natin yung website para makakuha o makapangalap tayo ng mga internet. Ayan, sabi ni Kyle, opo, narinig na daw niya. At good morning kay Alexis from Baruya Elementary School. Good morning. At saka, these surveys are designed pala to elicit responses on nearly any research topic and may be completed by anyone with internet access. Ayan, meron ba sa inyo dito na nakapag-try na mag-research? No, yung mga baby research natin na ginagawa natin sa mga elementary. So meron tayong mga paraan para makakuha ng mga information na pwede natin gamitin sa ating research topic. No? Tapos, ang internet surveys also are easy to complete, allowing respondents to quickly provide information crucial to your research needs. Ayan. O sabi ni Carl, yes sir daw, nakapag-try na kayo mag-research. Okay? So, di ba? Maganda kapag tayo mismo yung gumagawa ng research kasi tayo din mismo yung gumagawa ng mga materials natin para ibahagi natin sa mga nais nating pagkukunan ng mga impormasyon. So, maraming mga paraan para makakuha tayo ng mga bagong impormasyon sa ating mga research studies or studies. Ayan. So, what are Google Forms? Diba, na-mention natin to kanina. Yung mga Google Forms, tsaka yung mga pwede nating gamitin online para makakuha ng mga impormasyon. So, Google Form pala, mga bata, no, is a survey administration app that is included in the Google Drive Office Suite along with Google Docs, Google Sheets, and Google Slides. So marami tayong pwedeng gamitin na mga apps na kalakip doon kay Google, no? Isa na dito yung pinaka-importante, pinaka-useful is yung Google Form. Especially kapag gumagawa tayo ng mga research, no? Gaya ng sinabi ko kanina. So tingnan natin. Forms features all the collaboration and sharing features found in docs, sheets, and slides. So, pwede din nating i-share yung mga information kung nais nating kunin at i-process yung mga nakolekta natin ng mga impormasyon na magagamit natin sa ating mga research at saka mga assignments din. Then, ito siya. So, Google Forms in addition, one of the free services provided by Google is the Google Forms where you can make forms for survey or poll. Ayan. So, hindi lang pala survey ang pwede natin gamitin, no? Pwede din yung poll natin, no? So, for example, magpapapoll tayo kung nais ba ng mga kaklase natin na gumawa tayo ng ganitong project o yung mga pwede nating
mga decision, no, decision making pwede nating ibigay sa ating mga kaklase para mas maganda yung solusyon. So besides creating a survey or poll, Google Forms also allows you to create quizzes, plan events, or collect other information. Ayan, mamaya, titingnan natin kung paano tayo makakagawa ng mga ganitong bagay. Di ba maganda gumawa ng mga quizzes? Tama ba? Tama ba? Nakagawa na ba kayo ng mga quizzes? Tapos pamahagi natin sa mga kaklase natin. Na-try nyo na ba yun, mga bata? Ayan, sabi ni Silent Harry, opo daw, no? Nakatry na daw siya. Sige. Tapos nag-plan din ng events gamit yung mga forms, yung mga attendance, doon na natin pinapasok, di ba? So napakarami pwedeng gawin dito. So creating forms in Google Forms is easy as creating a document in a word processing tool. Para ka lang naman nag-i-encode na mga ng forms doon sa Word, Microsoft Word. Ganun din 'yon. Mas maganda doon sa Google Forms kasi automated na siya, no? I-click na lang nung mga mag-access ng forms ninyo. Tapos, lalabas na yung result. Automatic, itatali niya yan. Then, pwede din natin yung ipaprocess later on. So, you can even connect it to a spreadsheet. Gaya ng sinabi ko, sa spreadsheet, pwede na natin siya iprocess as ready information na. No? Pwede na natin gamitin. Tsaka, i-analyze siya. So, which automatically records the responses. So, mamaya, itatry nyo ha sa bahay. Kung nasan man kayo ngayon, pwede natin itong itatry mamaya. Sige, so ito siya. So kung nakikita nyo yung screen, meron tayong screenshot dyan, no? So there are two ways, no, dalawang paraan para maka-create ng online survey form in Google Forms. You can create through from Google Drive, no? So i-click nyo lang yung, itatype in nyo lang yung ano sa website natin, si Google, then i-search natin. Makikita natin to. So, ayan. So, meron tayong nakikita ang mga circle dito. Create. Click nyo yan yung mga apps ng Google. Pagkatapos, lalabas dyan si Forms. So, yung nakalagay lang is Forms. No? So, click natin yung Forms at ang lalabas ay yung Google Form mismo or from Google Apps. Ito siya. Then, itong si Google Drive. Ano naman to si Google Drive? Google Drive naman allows user to store files on their servers, synchronize files across devices, and share files. Ito si Google Drive. Kumbaga para itong flash drive natin, no? Yung iba sinasabi USB or flash drive, dito natin nilalagay yung mga importanteng mga files natin, especially kung need natin mag-backup, di ba? Sino ba dito sa inyo gumagamit ng mga flash drive? Saan nyo ba sinisave yung mga assignments ninyo, no? Kunwari, gusto nyo ipasa dun sa teacher ninyo through flash drive. So, dun ipapasok nyo, pwede din dito sa Google Drive kung gusto nyo online. Pagkatapos, isi-share nyo lang through our links. So, in addition to a website, Google Drive offers apps with offline capabilities for Windows and Mac OS computers, and Android and iOS smartphones and tablets. Ayan, no? So hindi lamang po sa ating mga computers or laptop gagana itong si Google Drive. Pwede din sa cellphones. I bet siguro no yung iba dito para nakagamit na ng mga Google Drive sa phone ninyo. So lahat naman siguro parang lahat meron na talaga mga smartphones. Sa smartphones, pwedeng gumana doon si Google Drive. Pwede tayo doon mag-store ng mga documents, no, mga files natin sa school. So Google Drive encompasses Google Docs, Google Sheets, and Google Slides. So, pwede din doon tayo maglagay ng mga PowerPoint presentations natin, which are a part of the Google Docs office suite that permits collaborative editing of documents, spreadsheets, presentations, drawings, forms, and many more. So, lahat ng files pwede natin doon ilagay. Tapos, sasabihan lang natin yung classmates natin, okay, mag-collab kayo, then ipapasok din nila yung mga files nila sa isang folder na nakalagay sa Google Drive. So nakatry na ba kayo noon? No, yung gumawa kayo, yung ginawa nyo, yung parang collaboration ng mga classmates niyo, yung mga articles nila,
no, yung mga projects nila, mga drawings nila, yung mga research nila, inisan nyo doon sa Google Drive. So sila na yung maglalagay doon sa Google Drive na ginawa ninyo. So parang link lang yung isi-share ninyo. Files created and edited through the Google Docs suite are saved in Google Drive. Automatic yun, magsisave siya. No, no need to click save, save, and ganun, no? So, sa nakikita ninyo ngayon sa screen, meron tayo ditong parang interface, no, ng isang drive, no? Nakikita nyo tong logo na to, may drive. Then, makikita nyo dyan lahat ng mga folders, files na na-save nyo na, no? So, pwede nyo din siyang i-delete kung hindi naman siya kailangan na. Then, pwede nyo din siyang i-keep, no, for future purposes. So, paano tayo pupunta sa drive natin? Of course, go to drive.google.com. So, itatype nyo lang yan sa mga browsers ninyo. Pagkatapos, so you have the option of installing Google Drive in your computer or not. No, pwede nyo siyang i-download. Pagkatapos, pwede nyo din siyang gamitin offline. Yun yung sinasabi ko, no, meron siyang feature na nagagamit natin, no, doon sa ano, sa Google Drive natin. At saka ito siya, note, meron tayong note dito, no. So Google Drive provides you 15 gigabytes of free Google storage to save any type of file in one safe place. So imagine, no, 'di ba mga bata, napakalaking tulong na ng 15 GB, 'di ba? Yung 15 gigabytes natin. So sa flash drive na natin, meron lang tayong 2, 3, no, ano 'yon, mga 4 GB, no, ganun, 8 GB, pero ito si Google Drive, pwedeng-pwede up to 15 GB, no, or 15 gigabytes. Ayan, napapabati nga pala si Princess, no, watching from Baruya Elementary School, at saka si Emma Flor from San Roque Elementary School. Okay, sige, pagpatuloy natin to, ha. Ayan, files stored in the drive can be accessed wherever there is internet access. So, yung tanong ninyo kanina, kailangan ba niyan ng internet access? Of course, kailangan para ma-access talaga natin yung Google Drive. Pero, kung naka-store kayo doon sa cellphones ninyo, tas may enough storage noon, pwede namang hindi. No? Kaya, pwede naman din doon natin isi-save. Pero, for backup purposes, mas maganda kung sa drive talaga tayo mag-store ng mga files. So, eto pa. For number two, step number two, click new in the top left, hover over more, and choose Google Forms as shown in the figure below. So kung nakikita nyo sa screen natin, meron siyang plus sign, di ba? Plus sign. So nakikita natin na pwede na tayong mag-add dyan ng mga folders. Ano pa yan? Mga folders, mga pwede natin mga shared files, no? Nandyan, nakikita natin. Ayan, good morning din kay Dennis Tumatanala, no? Nagpapabati siya from Ligaya National High School. Good morning po from Occidental Mindoro. Ayan, sige. And eto siya. So, para makagawa tayo ng Google Drive, by the way, click nyo yung new, no? On the top left, hover over more and choose Google Forms as shown in the figure below. So, kung nais nating gumawa ng mga forms, nandyan lang din siya, pwede din dyan automatically, makaka-create tayo ng mga forms na gusto natin. Ayan, sabi ni Kirubin Villamore, yung file ko po sa Google Drive, pwede pong i-share sa specific na person na mag-check ng activity ko na si teacher po. Yes, very good, tama. Pwedeng-pwede para directly kay teacher natin isasubmit yung mga files natin. Kasi kung isasubmit natin yun sa, kung halimbawa, no, sa GC ninyo, sa group chats ninyo, maaaring may makakita nun. Then yung privacy mo, di ba? Pinapangalagaan natin yung privacy natin. Maganda din yung mga ano mo, yung komento mo kay Rubin, no? Pwedeng-pwede yun, no? Mas maganda na directly kay teacher talaga. Ayan, sabi din ni kay Rubin, no? In addition, super reliable daw at safe daw yung mga files. Correct, no? Safe na safe sila. Ayan, so sabi ni Princess, yes po, agree na agree si Princess. Diba? So, ganyan, napakalaking tulong ng Google Drive natin sa ating mga buhay ngayon, especially na gumagawa tayo ng mga documents sa electronically, no? No, pinapasa natin, pero safe siya kasi yung link pwede natin siyang i-specify into one person only. Kunwari si teacher lang, so si teacher lang ang pwedeng maka-access noon. Pwede nyo yung i-edit yung parang access form niya. So
For number three, a form template opens and there you can add any question for your survey. So, ito by the way is pag-create na natin ito ng mga form natin. No? So, start with the title of the online survey, click untitled form, then the upper left corner and type the desired title. So, ano yung title? Kunwari, research title about ganon-ganon or science investigatory project on chuchu-chuchu, ganon. No? Pwede ganon yung mga titles natin. No? Kung halimbawa mga research study or yung mga poll, pwede din. So if you would like to those who complete your forms to see a progress bar indicating how much of your form they've completed, check the box labeled Show Progress Bar at the bottom of form pages. Pwedeng-pwede ninyong i-check kung sino na o sino-sino na ang mga tao na nakapag-answer o nakapag-accomplish na ng kanilang mga forms, no? At natatrack nyo yun, no? Anytime, anywhere, basta meron kayong internet connection. So, type the question in the question title, title text box. So, pwede din, no? I-edit nyo yun. Ayan. Ay, good morning din kay Ma'am Johanna Bercasio, no? Bago tayo magpapatuloy, watching from San Roque Central Elementary School of Davao City Division. Hello po, good morning. Ayan. Sige. So, next tayo. A form template opens and there you can add any question for your survey. So ito na yung sa Google Forms natin, mga bata. So sa survey natin, you may start with the title of the survey, of course. Kailangan natin ng title kasi paano malalaman ng mga magsasagot doon para saan yun, no? So dapat meron tayong title, meron tayong subject of the form. So for letter B, if you would like those who complete your form to see a progress bar indicating how much your form they've completed, then check the box labeled Show Progress Bar at the bottom of form pages. Ayan, hindi lang ikaw yung makaka-check, pwede din yung mga respondents natin, pwede silang mag-check. Then, ito siya, so nakikita nyo, ayan. Oh, bago tayo mapapatuloy, good morning muna kay Ma'am, kay Apriline, no, from Yeban Integrated School. Ayan. So, ito yung Google Form natin. Click done kung matapos na. Then, to add another, ayan, pwede nyo ding i-change pala yung colors niya, tsaka yung mga specific heading niya, pwede din, yung header, no? Kung maglagay kayo ng mga picture, mas maganda para mas maganda para sa mga respondents natin. Gaganahan silang mag-answer niyan. Okay, at tsaka scroll nyo lang yan. And for the assessment, ayan, assessment na tayo. Try natin to ha. Okay mga bata, nais ko na naman ipaalala sa inyo na pwedeng-pwede nyo i-type sa comment box natin yung mga sagot ninyo. Okay, so for assessment number one, it is a survey administration app that is included in the Google Drive Office Suite. So ano ang tamang sagot? A, Yahoo Survey Form. Ano nga yung pinag-usapan natin kanina lang. Letter B, WeChat survey. Letter C, Facebook questionnaire. Or letter D, Google form. Okay, type your answer now. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan! Parang tingin ko ang daming-daming yung natutunan ngayong araw. Sabi ni Kirubin, letter D. Tingnan natin ang tamang sagot. Ang sagot ay yan, tama. Letter D, Google Form. Very good. Nakikinig talaga kayo. Ang galing. Number two, an online survey is a tool or a computer application that can be used to blank. Letter A, gather data over the internet. Letter B, gather data. Letter C, gather data about education. Or letter D, gather data using paper and pen. O, tingnan natin ha. Number two, lagyan nyo ng number. Lagyan yung number para malaman ko kung saan, para saan yung sagot ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, sabi ni Silent Harry, letter A. Tingnan natin ang tamang sagot. Ay, very good. Letter A nga. Ang bilis, ang galing. Ayan, for number 3, you can make an online survey or poll or collect other information using letter A, Google Forms, D, Yahoo, D, C, Bing, letter D, Firefox. Okay, ano yung sagot niyo sa number 3? Tingnan natin ha. 1, 2, 3, 4, and 5. Ano yung sagot?
Ang tamang sagot ay letter A. Ayan, nanonood pala si Tutor Mai. Hello, Tutor Mai. Sabi ni Tutor Mai, letter A. Nakikinig din pala si Tutor Mai. Ang galing. Okay, sige, patuloy natin. For number 4, one of the free services provided by Plank is the Google Forms, where you can make forms of survey or for survey or poll. Letter A, Skype. B, Facebook. C, Google. Or D, Chrome. Ay, anak pala ni Tutor Mai. Hello po sa anak ni Tutor Mai. Akala ko tuloy si Tutor Mai yan. O nga, busy si Tutor Mai ngayon. Okay, yung tamang sagot natin ay for number 4. Letter C. Ayan, very good, Jennifer, no? Di Leon Pinlac. Sabi niya, number 4 is letter C. At saka sa last, how many times we usually want to each respondent to submit responses in a survey? So, gaano karami yung survey na answers na pwede nilang gawin? A, only once. B, thrice. C, twice. Or D, 4 times. Tingnan natin yung tamang sagot for number 5. Gaano ba kadalas sila dapat magsagot ng mga forms natin? For number 5, ayan, Samantha Blasio, oh, sabi niya, for C daw, oh, tama ka for number 4. For number 5, letter D, tingnan natin. Letter A, tama si Carl. No, letter A, only once, so isa lang. Kasi kung marami yung pinapasa natin sa kanila, marami yung pinapasagot natin, sabi nila parang ang kulit, no, no, makakukulitan sila. Okay, tingnan natin itong getting responses. Pagkatapos, kung meron na tayong mga responses, ipaprocess na natin yun, no? So you can check the results at any time if you choose to export data to a Google Sheets spreadsheet. Open the associate spreadsheet from your Google Drive account. I-click nyo lang yung responses at makikita natin dito kung sino yung sumagot, may timestamp, yung mga sagot nila, tsaka yung mga specific information nila. So you may need to tweak the appearance of the survey data in your Google spreadsheet. Pwede nyo din yan i-download, no? I-download natin. Then, i-click nyo tong tools, notification rules, set notification rules into dialog box displays at makikita natin, ayan, pwede natin i-click yung notification rules para malaman natin na, uy, si ano, tapos na pala, uy, si Samantha, tapos na pala siyang magsagot ng Google form natin. Uy, si Lee Kirkney, tapos na palang magsagot. So, nanonotify tayo, di ba? Mas magaling, mas accurate, tsaka mas mabilis yung pag-response. Ayan. So, tingnan natin ha. Okay, for step 1, ayan, nakikita nyo yung notification. Ayan. Then, click nyo yan. Then, select response destination. Then, pwede nyo din siyang i-download. Mag-create lang tayo ng Excel. So, sa spreadsheet, automatic, i-download siya through spreadsheet na. Then, pwede na natin itong gawin. So, what can I do? What I can do? Wait lang. Create a survey form ha sa bahay ninyo. Okay, kung may kakilala kayo, gawan nyo siya ng survey form, then gawin nyo yan sa bahay ninyo. Okay? So, create a survey form, canteen meals, or pwede kung anong topic ang gusto ninyo. Okay? So para sa mga feedback natin, pwede nyo itong i-scan ang ating QR code, a QR para sa Itulay feedback form. Muli, ako si Tutor Nathan at kasama ko si Tutor Mylene sa umagang ito. So, huwag kalimutan ang ating FB page, i-like at i-share po para mas marami pa ang makakapanood sa ating mga episodes. At laging tandaan, angat ang batang Pilipino na tumutulong at gumagalang sa magulang. Muli, ito ang APPTNE Elementary Tutors kasama si Tutor Nathan at ang mga kasamahan ko sa ito. Ayan. Tapos, thank you for watching. Comments and suggestion. Mag-email sa edtech.gov.ph. At up next, ang Lutong Bahay with Tutor Felisa. Ayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. Paalam! Maraming salamat po sa pagdalo. Ayan, thank you po, sabi ni Alicia. Thank you din po. Samantha, thank you. Maraming salamat sa pagsuporta. Kay Ferds, thank you so much. Ayan, kita-kits tayo muli ha sa susunod. Bye po. Maraming salamat. Ayan. Okay. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan?
I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!